Okay, so hello guys. So we will be discussing our finals lecture. Ano? So tulad ng sinabi ko, simula prelim hanggang midterm, our final output for this subject will be to create a simple research paper. Okay, magko-correlate tayo ng dalawang variables na i-discuss natin in this lecture. But before we proceed to conducting the research or making analysis, kailangan muna nating i-recall yung basics. Okay? Kaya meron tayong tatlong module for this lesson. Unit 1, which is population versus sample. Unit 2 is correlation analysis. Unit 3 will be simple linear regression. Okay, hindi na tayo magtatagal. Let's proceed to our first module, population versus sample. So, a population is the entire group that you want to draw conclusions about. The population is not necessarily an group of people, hindi siya necessarily tao, pwede siya maging objects, plants, etc. Okay? And then a sample is a specific group that you will collect data from. So sometimes it will be hard to conduct research sa buong population, lalo na kung madami siya. Ang ginagawa ng mga statistician or ng mga surveyor ay kumukuha lang sila ng sample na pwede natin pag-collectan ng data. Okay? So, if you recall dun sa ating midterm, yung subsets, sets, and subsets, ang universal set natin dito ay yung population, and then yung ating subset ay yung kanyang sample. Kaya, very common sense naman na yung sample size natin ay mas maunti kaysa sa ating population size. Okay? So, sa research, tulad ng sinabi ko kanina, hindi siya necessarily group of people. Pwede siya maging objects, events, organization, countries, species, organisms, and so on. Okay? So, here is just a short illustration lang. Ano. So, from the population, pwede lang tayong kumuha ng small group of people na pagkoconductan natin ng research. Okay, so here we have examples of population versus samples. Advertisements for IT jobs in the Netherlands. Ito yung ating population. If we take a subset, the top 50 search results for advertisements for IT jobs in the Netherlands on May 1, 2020. When selecting a sample sa population, dapat yung description natin ay accurate or very specific para alam natin yung ita-target natin sa research natin na sample. Another example is the songs from the Eurovision Song Contest. A possible sample might be winning songs from this competition that were performed in English. And then next is the undergraduate students in Ascot. So, pwede tayong kumuha ng sample of 300 undergraduate students from the School of Information Technology. Then last, kung ang population natin ay lahat ng bansa sa mundo, we can take a sample of just the countries with published data available on birth rates and GDP since 2000. So, take a look at the description. Yung sample natin ay very specific compared to this broader definition ng ating population. Okay? Population are used when your research questions requires to have access to data from every member of the population. Okay? Ginagamit yung population lamang sa isang research pag meron kayong list or cooperative yung ating research na i-conduct or cooperative yung mga population natin. For example nga, if we were to conduct a survey sa mga mahihirap, hindi lahat ng mahihirap ay willing to survey unless magbayad kasi nga sayang naman sa oras. And sometimes when we conduct surveys, hindi rin naman cooperative, ano, or mahirap silang hanapin. Kasi nga, if we were to look at the marginalized sectors, historically speaking, mas mahirap silang ilocate. Lalo na pag low income sila na mga tao. Kasi nga, usually, they move from one place to another. Okay? Usually, it is only straightforward to collect data from a whole population when it is small. Pag maliit yung population natin, pwede nating i-conduct yung research sa buong population. Like what we do as a education department dun sa mga thesis advices ko dati. Pag ang topic naman nila ay mga education students na fourth year, ang isosurvey nila, I suggest them to conduct the
research sa buong population. Kasi nga unti lang naman yung mga fourth year EDUC students. So madali lang i-access yung data and then meron tayong ready list na mga pangalan na isosurvey natin. Okay? Example, a high school administrator wants to analyze the final exam scores of all graduating students. Okay? And then titingnan natin kung meron tayong trend. Since interested lang sila sa pag-a-apply ng findings nila sa mga graduating students sa high school na ito, they use the whole population or the whole data set. Tulad niya nung sinabi ko kanina sa EDUC, nung magkoconduct kami ng research sa mga grade 7 students sa Baler National High School. Since mabibilang mo lang naman sila or unti lang naman sila, you can conduct the research dun sa buong population. But if not, kung hindi accessible yung inyong mga list ng isosurvey nyo, you can do sampling or random sampling na lang yung gagawin nyo. Okay? For larger and more dispersed population, it is often difficult or impossible to collect data from every individual. For example, sa PSA natin, sa Philippine Statistical Authority, magsusurvey sila ng approval rating ng ating president. Okay? Then, hindi naman nila sinasurvey yung entirety ng buong Pilipinas kasi right now, ang population natin ay 100 plus million na. So, very hassle kung isusurvey natin lahat yon. So, what they do is they just get a sample of people. For example, kuha lang sila ng 500, isusurvey nila. Ano bang tingin nyo sa performance ng ating president? Approve ba kayo or hindi? And then, from that small sample, pwede natin siyang i-conclude sa entire population. Ganon din po sa poverty rate. Kung isusurvey natin yung buong Pilipinas, bibilangin natin kung ilan ba yung below average ang income or yung mga maliliit ang sahod, yung mga mahihirap. Mahihirapan tayong isurvey yung buong bansa. Kaya what they do is just they take a sample from each of the provinces. Kuha lang sila ng siguro mga 100 people from each province to survey, then they will make a conclusion, no? Tungkol dun sa population from that data collected sa sample. Okay? An example here is every 10 years, the federal US government aims to count every person living in the country using the US Census. This data is used to distribute funding across the nation. So, isusurvey nila yung bibilangin nila kung ilan yung tao na nakatira sa bawat state para alam nila kung ilan yung budget na ibibigay nila dito. Mas madami yung tao, mas malaki yung budget. Okay? Pero, sabi dito, historically, yung mga marginalized na tao, yung mga low income na tao, mahirap silang i-contact, mahirap hanapin, at mahirap silang i-encourage na mag-participate sa research. Okay? Kasi nga tulad ng sinabi natin, wala naman silang makukuha sa pag-research. So, ang tawag natin dito ay non-cooperative. Pag hindi cooperative or hindi nagko-cooperate yung population mo, mapipilitan kayo na gumamit ng sample instead. Okay? When this happens, the population count is incomplete and biased towards some group. Sometimes, pag tayo ay nagsasampling tapos non-cooperative, wala tayong list. Yung results na makukuha natin, like this one, okay, magiging disproportionate yung funding across the country. Kasi nga, if you have low income, most likely, you will move from one place to another. Hindi ka mag-i-stay lang sa isang lugar. Okay, ganun din naman sa Pilipinas, di ba? Dahil mahirap ang buhay dito sa probinsya. Sometimes, lumilipat tayo sa ibang lugar. So, ang nangyayari ay palipat-lipat tayo ng address, palipat-lipat tayo ng place. Kaya mahihirapan yung mga surveyor na i-determine talaga kung ilan yung tao na nakatira sa isang lugar. Okay? Pag malaki daw yung ating population, large, geographically dispersed, kalat-kalat, or mahirap siyang kontakin, it is necessary, kailangan na gumamit tayo ng sample instead of population. Okay? Sa statistical analysis, pwede tayong gumamit ng sample data to make estimates or test hypothesis about the population. Okay? Pero, ang tatandaan nyo lang guys, pag nagsusurvey tayo ng population, mas accurate siya. Kasi, isusurvey mo yung buo eh.
compared to just a small sample. Baka yung sample na yun, hindi niya pala ma-capture yung data na gusto nyong mag-gather o yung results na gusto nyong makita. Kasi nga, konti lang yung kinuha nyo instead of sampling the entire population. Okay? Example, another one. If we want to study the political attitudes sa mga kabataan ngayon, ang population natin ay 300,000. For example, 300,000 undergraduate students in the Philippines, yan yung ating isu-survey. But we know how tedious the process is sa data collection. Imagine collecting data from 300,000 students. Sobrang dami nun. Yun nga lang 300 na participants pag kayo ay magpipisis na. Mahirap na siyang gawin. What more yung ating 300,000. Ano? Kaya what we do is reduce it to just 300. So dito ginawa nila sa research na to ay they used a sample of 300 undergraduate students, okay, from 3 universities na lang. This is the group who will complete your online survey. Okay, first and foremost, ang topic nila dito ay young people. So not only did they specify it sa isang sa 300 na tao, ang pinili na lang rin nila ay yung mga nasa university. Bakit university? Kasi necessary na merong listahan ang universities ng kanilang mga students. So since may list na, mas madali silang magsusurvey and then mas madali silang mag-conduct ng research. Okay, ideally, a sample should be randomly selected and representative of the population. But sometimes, this does not happen. Hindi tayo pwedeng mamili ng sample randomly. May mga ganun kasing situation. Like, when we conducted a research of the transfer of knowledge between fisher folk, okay, generational knowledge between fisher folk, wala namang listahan ang local government ng mga mangingisda. Kasi nga, they come and they go. Sometimes mangingisda sila, sometimes hindi. Or minsan, nakatago pa yung mga bahay nila. Kasi nga, marginalized sila. Anong nangyayari? Nahihirapan yung researcher na isurvey yung entirety of the population. So, ang ginagawa namin dito ay, nagkakaroon na lang kami ng purposive sampling. Hindi na kami nagra-randomize. Pag gumamit ka ng purposive na sampling, ang ginawa namin dito, nag-survey kami ng isang mangingisda, then tatanungin namin yung mangingisda, sino pa yung mga kakilala nyo na fisher folk, and then so on and so forth, hanggang ma-meet namin yung sample size na kailangan namin. Okay, hanggang ma-reach namin yung target. For example, 100 yung gusto namin survey, titigil na kami pag naka-isang daan kami. Okay, yun, pag ganun ang ginawa nyo, hindi siya random, ano, kasi nga wala tayong list. Okay. Using probability sampling methods reduces the risk of sampling bias and enhances both internal and external validity. So it would be better kung yung research nyo ay random or randomized siya. Pwedeng gumamit ng pinwheel, draw lots, etc. or Excel kung ano yung gusto nyo gawin. Kami ang ginagawa namin, kukunin namin yung names, mag-a-assign kami ng number para kami yung i-randomize lang namin yung mga numbers na isa-survey namin. For example, if we want to survey 100 people, may list kami ng 100 people na number namin isa-isa from 1 to 100 and then magra-randomize kami dun sa 1 to 100. Okay? Para maging unbiased siya. Sometimes kasi yung mga researcher, for example, lalo na sa institution natin, sa ASCOT, since magkakakilala lang, uy, ikaw na nga sumagot ng survey ko. Pag ganun kasi, pwede posible na maging bias. O, kasi ang namili na ng isu-survey ay yun ng researcher. So, yung results natin ay magiging inaccurate. Okay? For practical research, researchers often use ng probability sampling methods. Minsan, hindi talaga pwede na mag-random sampling tayo. Kaya gumagamit tayo ng non-probability sampling methods. Pero sa research na gagawin nyo, for this semester, since accessible naman sila yung mga students sa ASCOT, I would advise you to conduct your research sa lahat ng students. Okay? For example, mag-research kayo about sa daily allowance ng ASCOT students. Ang pwede nyong kunin na sample ay yung mga third year ASCOT BSIT students. So, unti lang yung population nun. That is around
300 or 180 students pala. Okay, 180 lang yun, very small number. Kaya mas madali siyang i-conduct ng research. So, kung hindi nyo kayang mag-probability something, nahihirapan kayo, papasok dito yung non-probability something. Pero again, sabi ko nga sa inyo, pag non-probability yung sampling, hindi na magiging reliable yung results nyo. Kasi possible na hindi na nyo makakapture yung data o yung results na gusto natin from our research. So, non-probability samples are chosen for specific criteria. They may be more convenient or cheaper to access. So, may mga times lang talaga na hindi pwede yung probabilistic na sampling method. Okay? Because of non-random sampling methods, any statistical inferences about the broader population will be weaker than with a probability sample. So, ito ay side note lang naman, no? Mas okay na gumamit kayo ng random sampling rather than non-random selection. Kasi nga, pag non-random naman, magiging weak yung conclusion nyo. Hindi nyo makakapture yung entire population nyo. Okay. Why do we need to do sampling necessity? Sometimes, it is not simply possible to study the whole population due to its size or inaccessibility. Okay? Lalo na kung malaki. Kung mag-SWS survey ka sa Pilipinas, kung sino yung gusto nila maging president by year 2028 or by year 2028, mahirapan sila na i-survey yung population. That's why they will do sampling. Next, practicality. It is easier and more efficient to collect data from a sample. Imagine collecting all the data from 100 million people. Not only is this time-consuming, nakakapagod, magastos din siya. Okay? Pangatlo, cost-effectiveness. There are fewer participants, laboratory equipment, and research costs involved. Lalo na sa mga kwan, no? Sa experimental research. For example, you want to make a research. Ano ba yung effect ng fertilizer sa growth ng okra? Meron kang tatlong treatment. Zero fertilizer, 50% fertilizer, 100% fertilizer. Tatlong treatments, and then kada treatment, meron kang tatlong replication. Or meron kang 10 replication. Edi ilang replication na yon? 30 yung setup na gagawin mo. So, you will need to buy 30 pots, 30 seedlings, and then, syempre, if fertilizer mo pa siya. So, if this happens, sobrang dami ng gastos mo. Kasi, kailangan mo ng labor force. Okay? Yung tao na magko-conduct ng research, kailangan mo rin binabayaran. As well as yung mag-maintain dun sa mga plants mo, kailangan mo rin silang bayaran. Okay? Ganon din sa government, sa Philippine Statistics Authority. Nag-e-employ sila ng maraming tao para lang mag-conduct ng census or ng population survey. Okay? Kaya ang ginagawa nila, kukuha na lang sila minsan ng random sampling kung gagawa sila ng survey. Or minsan niya, ang ginagamit na lang nila ay yung logistic growth equation or exponential growth equation para i-approximate kung ano na talaga yung population ng Pilipinas. Fourth, manageability. Storing and running statistical analysis on smaller datasets is easier and reliable. Okay? Kung baga gagamit kayo ng Excel, R, or kung anumang software, mas maraming data, natural, mas matagal din i-process yung data. Lalo na kung yung survey nyo ay pen and paper, magsusulat pa sila. You will need to convert that data into an Excel file or soft copy para ma-process yung data na to. Okay? Tulad niya nung sa HM na advice ko, ang ni-research nila ay 400 students. Tapos, ang ginawa pala nila ay pen and paper, susulat-sulat. Nahirapan sila, i-convert mo pa yung sinulat or yung handwritten na research into an Excel file para mas madali namin siyang i-process. Okay? So, necessity, practicality, cost-effectiveness, and manageability. Okay. So, yun yung ating first module. The next one is module 2 or unit 2, which is correlation analysis. So, dito na tayo magtitingin ng mga variables na gusto nating i-research about. Okay? Ano ba yung mga possible na relationship or correlation na mag-exist? For example,
yung allowance ba, amount of allowance ng isang estudyante ay nakakaapekto sa grades. So we have two variables, allowance as well as the grades. Pwede nyo siyang gamitin dito sa correlation analysis. Okay, the simplest method of measuring relationship existing between variables are correlation analysis and regression analysis, which we will be discussing some unit 2 and unit 3 ng lecture natin ngayon. Correlation can be defined as the degree of the relationship between two or more variables. The degree of relationship between two variables is called simple correlation. And then pag lumagpas naman siya ng dalawa, three or more, ang tawag na natin doon ay multiple correlation. Okay? Correlation may be linear. For a scatter diagram on the values of two variables are clustered near a straight line or non-linear when all points on the scatter line near the curve. So kung meron tayong research, for example, nakita natin na yung mga points natin, magkakalapit siya, nagpo-form siya ng isang line, ang tawag natin doon ang non-linear. Ang line kasi dinedefine natin siya as straight, di ba? Ito, pwede tayo magkaroon ng ganito na trend curve or trend line. Meron tayong exponential. Still, meron silang relationship pero hindi na siya linear. Ang tawag na natin yan ay non-linear or exponential. Meron tayong iba't ibang example ng non-linear pero for this subject sa MS-102, ang i-consider lang natin ay linear. Okay? Two variables may have a positive correlation or negative correlation or they may be unrelated. Okay? Positive correlation, yun nga, yung example natin, pag umiinit ang panahon, tataas yung benta ng ice cream. Negative correlation naman, for example, minsan habang ini-increase mo yung amount of time na ikaw ay nag-games, nagliliwaliw, makaka-apekto siya sa grades mo. So, amount of time spent in recreational activities may affect your grades. So, pag mas madami kang gala, mas madami kang games na ginagawa sa oras mo sa isang araw, natural, bababa yung grades mo. Okay? And then, meron din tayo mga variables na unrelated. So, ito yung problema minsan sa research. Gusto natin yung relationship natin either positive or negative. Pero hindi naman laging ganun. Okay? Minsan may mga research tayo tulad nung sa HM ko na advisee. Ang tinignan nila ay yung relationship ng confidence level with grades. So, nag-survey sila 20 questions about confidence. Minessure nila yung confidence. Tinignan nila yung epekto nito sa grades. Pag mas confident ka ba, mas mataas yung grades mo. Okay? Pero dito, dun sa research na yun, nakita namin na hindi naman pala sila related. Yung confidence ay hindi siya nakaka-apekto sa grades. Okay? Wala silang relationship. Kesyo mayabang ka or hindi, hindi yun nakaka-apekto sa grades mo. Okay? These correlations are represented are positive linear correlation or positive non-linear correlation. Okay, we can determine the kind of correlation between two variables by direct observation. Pag sinabi nating direct observation, gumagamit tayo ng scatter plot. Okay, titignan, ipla-plot natin yung data natin para madali nating makita yung relationship niya. Kung close siya sa line natin, yung trend line natin, the correlation is strong. Pag magkakalayo sila or disperse yung points natin, magkakalayo sila dun sa trend line natin, masasabi natin na weaker yung correlation. Okay? Simple linear correlation is a measure of the degree to which two variables vary together or a measure of the intensity of the association between two variables. Okay? Sometimes correlation is often abused. You need to show that one variable actually is affecting variable. So tulad ng sinasabi ko dati, ang correlation ay hindi siya causation. Ano? Correlation is not causation. Related lang sila pero hindi naman natin pwede agad i-conclude na relate na apektuhan nila directly yung isa't isa dun sa dalawang variables na tinutukoy natin. Correlation ang tawag natin, not causation. Okay?
So here we have a definition. The parameter being measured is the variable rho, kung siya ay population. Pag siya naman ay sample, kung gusto lang natin i-estimate si rho, ang symbol na ginagamit natin ay R. Pag population rho, pag R ang ginagamit natin ay, or pag sample ang ginagamit natin ay R. Okay? So R can range from negative 1 to 1. Pag malapit ka kay 1, yung na-compute mo na R, positively correlated. Kaya pag negative 1 naman, strongly negative correlated. And then pag malapit ka sa 0, possible na no correlation yung dalawang variables mo. Okay? So, the strength of association increases as R approaches the absolute value of 1. Pag malapit ka kay 1 or negative 1, strong yung correlation mo. Okay? If a value is near 0 or 0, there is no association. Walang relationship sa dalawang variables. Okay? A better estimate of R usually can be obtained by calculating R on treatment means average across replicates. Sometimes you will have a research of, for example, three treatments and 10 replicates or replication. So T1, R1, R2, R3 hanggang R10, T2 hanggang R10 din. So we have 10. So hindi mo titignan yung relationship between T1, R1, T2, R2, and then T3, R1. Okay? Ang ginagawa natin, ina-average natin yung mga replicates, saka pa lang tayo gagawa ng correlation analysis. Okay? Correlation does not have to be performed only between independent and dependent variables. Hindi siya necessarily isang independent, isang dependent. Sa correlation analysis, pwede tayong gumamit ng dalawang dependent variables. Okay? Yeah. So, definition lang rin ulit ito. Rho, ang tinatawag natin dyan ay correlation coefficient. And then, the sample estimate of this is referred to as R. Okay? And then, what about data na hindi naman siya numerical? Pag hindi quantitative yung data natin, ang tawag natin dun ay qualitative. So, for this type of variables, gumagamit tayo ng rank correlation coefficient. Okay? Na hindi naman na natin i-go over kasi ngayon topic natin ay quantitative. Okay? Numerical dapat yung data natin. Okay? Ang mga variables na hindi natin pwedeng i-measure using linear correlation is the following: profession, education, and then preferences for a particular brand of commodity and the like. So, pinasadahan ko lang to pero hindi natin siya gagamitin. Okay. A partial correlation coefficient measures the relationship between any two variables keeping other variables constant. Sometimes, magkakaroon tayo ng research na maraming variables. For example, x1, x2, x3. Possible na titingnan natin yung relationship nila sa isa't isa. Okay? And then, sa linear correlation, meron din tayo mga tinatawag na limitations. Ano ba yung limitations natin? We have two. The formula for the correlation coefficient applies only to linear relationship between variables. So, again, linear relationship lamang siya between variables. Pangalawa, the correlation coefficient as a measure of covariability of variables does not imply any particular functional relationship between variables. An example of this one is ito. Merong research na nag-conduct, kinorelate nila yung benta ng ice cream per day sa amount of crime rate. So dito, nakita nila sa research na to na habang tumataas yung benta ng ice cream, tumataas din yung bilang ng krimen. So tayo as people, intuitively, alam natin na paano naman sir makaka-apekto yung benta ng ice cream sa bilang ng krimen. Pag ganito na medyo hindi sila unrelated or hindi common sense yung relationship nila, maghahanap tayo ng isang third variable, which is yung dito sa case na to yung ating temperature. Okay? Nag-research sila dito. Nalaman nila na pag mas taas yung temp, directly naapektuhan yung ice cream sales. And then dun din sa same research na yon, nakita nila na during hotter times, pag mas mainit yung panahon, siguro mas irritable yung mga tao, kaya mas marami yung bilang ng krimen. So yung third variable dito na in-account nila ay yung tinatawag natin na temperature. Okay? Pag hindi natin in-account yung third variable, this can lead
the research can lead to ano biases. Okay? Magkakaroon tayo ng biases. Kasi nga, pwede na, ano yun, pag kinonclude mo kasi to, yung research na to, pag mataas yung benta ng ice cream, mataas din ang krimen, which is against common sense. Okay? The x and y in the equation to determine r do not necessarily correspond between an independent and dependent variable respectively. Okay, pwede siyang parehong dependent. Okay, so kung naaalala nyo pa, ito yung equation ng linear correlation natin or yung pagko-compute natin ng r. But since you are IT students, I will allow you to use Excel, SPSS, R, or any other computing software that you deem necessary. Okay, example. We have two variables here, x and y. Titignan natin yung relationship nila sa isa't isa using R, or yung pagko-compute natin ng correlation coefficient. Okay? What you need to do is input the data sa Excel. So we have here x and y. In-input lang natin siya. And then, data, click data. Punta tayo dito sa tab na data, click data. And then, meron tayo dito sa gilid na data analysis. Pag hindi lumabas yung data analysis nyo, baka nakatago pa siya sa Excel. Ang default kasi ng Excel ay hindi naka-on yung data analysis. So, you need to go to the file options. And then, i-tick nyo lang yung data analysis tool para makita nyo siya dito sa taas. Okay? If you did that already, click nyo yung data analysis and then lalabas dyan yung correlation. Click nyo yung correlation and then click OK. After clicking OK, input range nyo lang. So, click nyo itong button na to, itong drop-down menu na to, and then iselect nyo yung ating data set. Okay? So, kailangan, no, pag nagko-correlation ka, magkakatabi yung data na gusto mong i-correlate. Okay. And then, pag na-select nyo na, click OK. And then, don't forget to tick this box, label in the first row. Kasi nga, meron tayong label dito sa first row. Pag hindi nyo tinik to, hindi niya makocompute yung relation, yung correlational constant o yung R natin. Okay, so here we have the correlation matrix. Since dalawa lang yung variable natin, we have a 2 by 2 correlation matrix. Ano? So dito, ang important lang naman dito na makita ay yung relationship ni X at saka ni Y, which is 0.818213. So since near siya sa 1, malapit siya kay 1, we can conclude that there is a strong positive correlation between the variables X and Y. Okay. A partial correlation coefficient measures the relationship between any two variables keeping other variables constant. So dito kung meron tayong x1, x2, and 3, tatlong variables na i-consider natin, pwede nating tignan yung partial correlation, which is yung relationship ni x1 kay x3, ni x2 kay x3, at saka ni x1 at saka ni x3. Okay, ilan to? Meron tayong tatlo. For example, R12, correlation ni X1 at X2. R13, correlation ni X1 at X3. R23, correlation ni X2 at saka ni X3. The more variables you have, the more partial correlations you will also have. Okay, so that's it for correlation. The next type of relationship na i-discuss natin ay yung simple linear regression. Ano? Simple linear regression can also describe the relationship between two variables. So it is a tool used to understand the relationship between two variables x and y. Ang tawag natin kay x ay predictor variable. Ang tawag naman natin kay y ay response variable. Okay? Dati kasi, di ba, kung naalala nyo pa sa scatter plot natin, ang tawag natin kay x ay independent, tapos si y is independent. Pero napag-aralan naman na natin, discuss ko na rin, na hindi naman necessarily dependent and independent. Pwede kang magkaroon ng parehong dependent variables. Kaya ang tawag kay X, predictor, ang tawag kay Y ay response. Consider natin itong dataset na ito, which shows the weight and then the height of players of a basketball team. Meron ba kayang epekto ang height sa weight ng mga athletes sa basketball team? Okay.
One way to analyze the data is to create a scatter plot. Madali lang makita or gawin yung ating scatter plot. I-input nyo lang yung data sa Excel, click insert, and then dito meron tayong different type of charts. Nandito sa baba yung ating scatter plot. Click that, and then lalabas siya dito. So dito, as you can see, parang meron tayong trend. Ano kasi meron siyang nabubuo na line dito. So, pahabang tumataas yung height, bumibigat din daw yung mga basketball athletes natin. Okay. Ang gagawin, ang ginagawa dito sa simple linear regression, hahanapin natin yung equation nito, which is usually in the form of y equals mx plus b. Yung ating standard na linear equation. Okay, where m is the slope and then b is the y-intercept. So, paki-recall na lang sa inyong algebra. Okay, from this graph, madali lang natin makita na habang tumataas si height, tumataas din si ating weight. Okay, using linear regression, ang hinahanap nga natin dito ay yung line that best fits our data. Minsan tinatawag siyang best fit line, trend line, or for this lesson, ang tawag natin sa kanya ay LSR line or least squares regression line. Okay? That will help us to understand the relationship. Pwede tayong gumamit ng Excel, SPSS, or any other graphing calculator. So, ito yung goal na gusto nating hanapin, yung equation na ito. Y is equal to B sub 0 plus B sub 1 times X, where Y is the predicted value of the response variable, B naught is the y-intercept, and then B1 is the regression coefficient, and X is the value of the predictor variable. Basically, si B1 at sa B0 at saka si B1 ay mga constant. So, si B1 yung nakamultiply kay X, so siya yung most likely makaka-apekto kay Y. Okay? Pag positive si B1, positive rin yung correlation nyo. Pag negative si B1, negative yung correlation nyo. Okay. So, dito, meron akong in-input na isang software or isang website na naggagawa na ng computation para sa inyo. Pag in-input nyo yung data natin dito sa previous example natin sa basketball, sana yun. Eto, pag in-input nyo to dun sa website na pinakita ko, yan, ang lalabas na equation ay ito. So, y is equal to negative 53.5937 plus 3.4108 times x. Okay? Yan yung ating equation. Base dun sa website na binigay ko. Okay? If you open the statology website, linear regression calculator, meron siya dito sa baba, predictor value. So, input nyo lang. So, ito yung ating weight. Yung ating weight or yung height pala natin, sorry. And then, ito yung ating weight. Okay? And then, click here, calculate. Malalabas na agad yung linear regression equation. Okay? And then, goodness of fit. So, itong goodness of fit na ito, yung ating R square, siya yung magde-determine kung accurate ba na nare-represent ng ating linear regression equation yung ating data. Okay. If you scroll down a bit more dun sa same na website, pag click niyo yung calculate, lalabas na rin yung ating interpretation. Okay? So it's up to you to read it, basahin niyo na lang siya. So kung ang gusto natin sa dito sa ating goodness of fit, mas malapit siya kay 1 kasi mas na-describe ng ating linear regression equation yung data natin. Okay? Pero pwede niyo rin siyang gawin dito sa Excel. Kung makita niyo dito, meron tayong trend line na 3.4108 minus 53.594, which is the same. So, ito yung trend line na nakuha natin. Itong blue dotted line. Okay. So, ito yung interpretation na nakalagay dun sa website. Ano? So, basahin nyo na lang. Okay. But, aside from the online software or website, ano, meron din siyang regression pack dito sa Excel. So, click on data analysis again. And then, find regression. Click OK. Dito, lalabas itong dalawang input na range. So, meron tayong Y and then X. So, yung Y natin ay yung ating response variable. Si X yung ating predictor. Okay? If we click this drop-down, yung selection natin, i-select nyo si weight kasi siya yung ating output, yung ating y.
And then click nyo ulit itong X range, yun naman yung ating height. Okay? Be careful ano kung ano yung X at saka yung Y nyo, kung ano yung predictor at saka yung response variable natin. And then don't forget to click label again dito kasi nga meron tayong label sa first row. Click OK and then lalabas yung ating Excel file na ito. Okay, mag-open siya ng bagong sheet. So dito lumabas din yung lumabas dun sa online natin na software, which is the R square is 0.644, etc. And then as well as the intercept and then the coefficients. Okay, pareho tayo na nakuha. Negative 53.59 and then 3.41 for our B sub 1. Okay, pwede nyo rin siyang gawin graphically sa Excel. So, kung nagawa nyo na scatter plot, i-click nyo lang tong plus sign. If you click on plus, tick this trend line box and then meron pa tayong arrow dito. I-click nyo ulit yan, more options, and then lalabas yung ating ito, format trend line. Click nyo lang yung display equation on chart. Pag na-click nyo yung display equation, lalabas na tong value na ito. So, consistent siya, no? Yung Excel at saka yung online calculator, pareho siya ng nakuha. Okay? So, for your homework, ito siya, no? Gawan nyo lang ulit siya ng correlation analysis. Plot, calculate, and then describe the relationship. Ganon din dito, plot, calculate, and then describe the relationship. So, since correlation itong 1 at saka 2, wala pa tayong trend line. Papasok tayo sa pangatlong assignment nyo, yung linear regression. No? Kung meron na tayong trend line. So, hanapin nyo yung equation, goodness of fit, and then i-plot nyo rin yung data natin using scatter plot with the linear regression equation. Okay, or yung line. So, by pair ito, the deadline is next week, December 4, 2023. So, for your final project, wala na kayong final exam, the final project will be a shortly written research paper. Okay, bigay ko sa inyo yung input, yung laman dapat ng research paper niya. Okay, so I think that's it. So, please take note of the date, anong pakipasa na. We only have 2 weeks na lang left for this semester. And then yung third week natin, kasabay ng college week natin, will be the schedule for our final exam. Pero since wala nga kayong final exam, ang kailangan nyong gawin ay yung inyong paper. Okay, so I think that's it. So, thank you guys for watching.